Hello guys! So, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano makabuo ng cubes. Itong Rubik's Cube. Okay? So, maraming way nakakalito. Pero ito, ginamitan ko ng mga mas madaling terms para mas maintindihan nyo. Kasi meron yung iba, merong R prime, U prime, L prime. So, ito, ginamitan ko lang ng mga simpleng terms. Yan. So, dito, meron lang tayong tatawagin na, ignore nyo lang muna to. So, ito, yung top, itaas na bahagi ng cube, ito yung letter T. Letter T. Diba? So, ito yon top. Tapos, bottom, yung ilalim na bahagi, or yung ibabang bahagi. Then, right, ito. Left. Then, front, ito. Okay? So, yan yun. T, itaas na bahagi. B, ilalim na bahagi. R, kanan na bahagi. L, kaliwang bahagi. At F is yung front. Okay. So, now, unang ituturo ko muna sa inyo is yung pagbuo ng top layer. So, sirain muna natin ngayon ang cubes natin para maituro ko na sa inyo yung umpisa. Iba't ibang way nito eh. Kaso, malilito kayo. So, eto yung pinakamadaling way na sa tingin ko, pwede kayong matuto kasi dito rin ako natuto eh. Sana lang, matuto din kayo dito at kung matuto man kayo, comment lang kayo sa baba and like my video sa pagbuo ng cube para ma-share, like and share din para ma-share nyo din sa iba. Okay. So, una, paano natin malalaman pala yung right side ng cube? So, halimbawa, ito, itong titingnan natin yung center niya, yung gitna. So, itong white. So, dapat white ito. Pag nabuo mo siya, nandito yung white sa taas, dito sa red. Nandito yung red, green, orange, and then so on. So, kumbaga, dito tayo magbabase. Hindi sa gilid, hindi sa dito, kundi sa center talaga. So, ngayon, unahin natin. Normally kasi, inuuna talaga yung white. And sa white ako natuto. White ang inumpisahan kong buuin nung natuto ako. Okay? So, sige, umpisahan na natin. So, sa pagbuo nito, kailangan unahin muna natin yung gitna. Ibig sabihin, itong cross. Since puti na yung nasa gitna natin, ito yung top. So, kailangan dito ay puti, 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 at puti. Paano natin gagawin yun? Okay, start na tayo, guys. So, dito, kailangan natin ay puti and green. So, hanapin natin yung white and green. Isa lang naman yun dito sa buong cubes. White and green na nasa gitna ah, wala sa gilid. I mean, nasa gitna, hindi yung white and green na dito mo makikita, kundi yung white and green na dito or dito. Basta yung nasa, nandyan siya sa gitnang layer na to ng cube. Okay? So, hanapin na natin yung white and green. White, okay. White and green. Ito siya. So, white and green. Hanapin natin yung green kanina. Ayan. White and green. Okay, white and green siya. Pero hindi tama. Dapat itong white na to ang nandito at yung green ang nandito para maging align sila na to. Pa-straight na ganyan. So, anong gagawin natin? Si green, iikot muna natin siya dyan. Papuntahin natin sa ibaba. Yan. Kasi green siya. Yan. So, ngayon, paano natin siya itataas? Simple lang. Pwede natin siyang ipihit sa kaliwa or ipihit dito sa kanan. So, dito sa gagawin ko, dito na lang natin siya ipihit sa kaliwa. Pero kahit alin dyan pwede. Ngayon, para mapunta siya dito sa taas, ibaba natin tong gitna na to. Ibaba natin yung si gitna. So, ito ibalik lang natin. Kasi yung gitna lang naman kailangan natin ibaba. Okay. So, ito na siya. Ipihit natin siya papunta dito para yan. Nandyan na siya sa taas ngayon, di ba? So, tama na tong side na to. So, pili pa tayo ng isa.
So, now, piliin naman natin si red. White and red. Hanapin ulit natin yung white and red. White and red. Wala siya dito. Baka nasa ilalim ang to. White and red. So, nasaan yung red kanina? So, ito. Sa ilalim lang siya. Ayan. White and red. Pag ganyan, na nasa ilalim na siya, madali lang yan. Iikutin nyo lang tong ito lang siya. Iikutin nyo lang to. Yan. Okay? Tama na siya. Ganun lang. Pag nasa ilalim yung red, diba kanina yan? Nasa ilalim. Red and white. Itapat nyo lang siya sa red and red. Tapos, pihitin nyo lang siyang pag ganun. Yan. Andyan na siya. Okay. Now, dito naman tayo sa white and blue. White and blue. So, ito na yung white and blue. Paano gagawin natin kay white and blue? Para mapunta dito. Okay. So, white and blue. So, ipihit mo lang siya. Pababang ganyan. O, diba? Ayan na yung blue and white. So, gaya kanina, ipihit mo lang siya sa kaliwa or sa kanan para mapunta siya doon, dito sa taas. So, ibaba mo ulit yung gitna, gaya ng ginawa natin kanina. Ito, ibalik natin. Kasi, yung gitna lang kailangan natin. So, yan. Then, itaas mo ulit siya. Ito, ibalik natin. So, ngayon, isa na lang kailangan natin para makabuo ng cross, yung white and orange. White and orange. So, hanapin ulit natin yung white and orange, mga guys. White and orange. Siguro nandito. Ay, ito. White and orange. Ito na pala siya. So, white and orange. Since nasa ilalim na yung white, tsaka straight na siya dito, iikot nyo lang ulit siyang ganun. Okay? So, ito, ignore nyo lang. Ang importante, nakabuo na kayo ng cross. So, ganyan lang siya kadali. Ito na yung cross mo para sa iyong top layer. So, susunod naman natin na gagawin yan ay yung bawat sides. Kailangan tama yung sides. Pag natama mo na itong mga sides dito, tama na rin itong lahat ng to. Itong pinaka first layer mo. Okay? So, i-upload ko naman siya sa ating second video. Pag-aralan nyo muna to. Pwede nyo siyang balik-balikan, pause, then play nyo ulit. Pag hindi nyo pa naintindihan, i-rewind nyo ulit ng konti, then play nyo ulit, panoorin nyo ulit, hanggang sa matutunan nyo itong first cross muna. Huwag mo nang isipin yung mga gilid. Unti-unti lang tayo para hindi kayo makonfuse. Okay, guys? So, pag perfect nyo na itong gawin, madali nyo nang gawin yung mga sides. By layer lang muna tayo para hindi kayo masyadong mahirapan. Okay guys, so keep on watching and abangan nyo po yung para sa second video sa pagbuo ng Rubik's Cube. Thank you!